So, ito na po yung iLearn na website po. Ang URL nyo po is ilearn.dmsf.edu.ph. Tapos for instructor po, dito po sila mag-redirect. Tapos meron po mga information dito sa website mismo kung na pwede basahin ng mga instructor para meron silang idea sa paggamit po ng iLearn. So dito po sa instructor, click niya lang ito. Then meron ding notification dito kung para sa mga instructor kung para parang tutorial niya. Sample po dito is yung Zoom meeting last time. Merong link dito para kung gusto mag-review ng instructor, pwede niya panoorin ulit. Tapos ang suggested na browser is Google Chrome. Then X lang, close lang po natin ito. Then dito po ang ginagamit po na pag-login ng instructor is yung contact number nila at yung password po. Then sample po na gamitin natin ng account. Then yung password po. Then sign in account. So meron, every time mag-update po yung iLearn, merong mag-notification sa kanila kung ano yung mga na-update sa iLearn. So sample po ito, ito yung mga bagong update sa iLearn para mas madaling gamitin po. Then X lang po natin ito. Then ito po yung main dashboard ng iLearn. Makita dito yung lahat ng pwede ma-function na pwede magamit ng instructor para sa pag-create ng lecture, exam, or schedule ng student. At dito sa left side is yung server date, yung kung meron siyang hanapin ng student, yung mga online resources like library resources, at mga guide para sa paggamit po ng iLearn. So, una po tayo dito sa section list. I-click po lang natin to. Then makita nyo po yung makita nyo yung list of list of course na assigned sa ito na instructor. So sa kanya is meron siyang biology, medicine at nursing. So kung sample po, meron siyang mag-exam siya sa medicine. So need niya ng mga students. So dito siya mag-add muna siya ng section para ma-add niya doon, ma-add niya sa exam. So click po natin yung medicine then yung new section. Then dito po wala pong section list kasi every instructor is meron silang individual na section list so para sa ang makita lang nila na section is yung naka-assign sa kanila. So dito wala pong section so mag-add po ako ng section, sample na section para sa ito na instructor. Click po natin yung insert new section. Then ito po yung lahat ng section under the course of medicine. Nakabay section na po sila based on the official list po, from the colleges po. Then sample po natin, add po natin yung 22nd A, 22nd B, and 22nd C. After po natin ma-add, balik po tayo sa section list. Then makita po natin na meron na pong laman na ang section list ng instructor. So dito pwede niya makita po yung mga student list ng itong na section. Sample po natin ng 22nd A. So ito po yung student list under the 22nd A. Makita niya yung pwede niya i-sort para makita niya or mag-search siya ng student. Pwede niya rin i-export as Excel file ito na list para kung meron siyang gamitin sa list,
magamit niya. So, balik po tayo sa section list. So, ang section list, yun lang po yun dito. Maglagay lang po tayo ng section na pwede natin magamit sa pag-upload ng lecture or examination. So, balik po tayo sa home. Then, makita niyo po na meron na pong sa section list, makita natin na meron na po akong tatlong section. So, next po is dito tayo sa group list. Ang group list po is yung parang merong individual na naka-assign na number of students sa eto na section per instructor para kung mag-exam sila, hindi na sila mag isa-isa pa na mag-add ng student. I-select niya lang po yung group niya. So, click po natin yung group list. Then, same pa rin po kung ano yung colleges na course na mag-add tayo ng group. Then, view group. Then, dito po sa group list. Mag-create ng group yung instructor dito po. So, sample po natin. 22A group 1. Then, insert new group. So, na-add po natin. Makita natin na wala pang student. So, para mag-add po tayo ng student, i-click po natin yung open. Then, dito po. Insert new student to this group. So, pwede siya pwede siya ibang-ibang section ma-add sa isang group. Hindi lang po limited sa isang section. So, sampulan po natin ito. 22A. Open po natin. Add po tayo ng 5 student. Pansin nyo po na mawala yung student na na-add natin para hindi na po malito yung structure kung sino na po yung na-add niya. Then, naka-add na po tayo ng 5. Then, balik po tayo sa group detail. So, makita natin na meron na pong 5 student. So, kung mag-add po tayo ng iba pang students under the different section, pwede din po. Insert natin ulit. Then, 22B. Add na ulit tayo ng 5. Then, balik po tayo. So, makita nyo na na-rumble na isa po silang list. Makita nyo sa section kung anong original section nila. Tapos ito yung name nila. So, kung gusto nyo tanggalin, pwede nyo delete lang. So, yun lang po yung sa group list. Kung gusto nyo i-rename yung group niya, pwede lang po. I-click nyo lang po ito. Tapos tanggalin natin yung updated na name. Then, tab lang po. Para makita nyo na updated na. So, yan na po na. Bago na po natin yung name niya. At makita na po natin na meron ng student under this group. So, yun lang po yun dito sa group, please. So, balik po tayo sa home. Ang dito po is, ang next po is yung class schedule. Ang class schedule po is dito ina-upload ng mga assigned secretary for each section yung schedule ng student. Tapos makita rin po ng instructor kung anong schedule ng na-add niya na section. Sample, i-try po natin open tong class schedule. Then anong section po under the what course, medicine. So ito po, makita natin na merong schedule isa. Click po natin yung 22A. Merong naka-upload na school year na 2020-2021, second semester. So pag open po natin, makita natin yung in-upload na schedule ng assigned secretary. So ito yung description and then pag-i-view po natin ito, ito po yung nalalabas. Makita yung schedule.
So ang viewing lang po talaga dito sa class schedule ang mag-manipulate lang po nito is yung assigned secretary lang po. Balik po tayo sa class schedule section. Then balik po tayo sa home. Then next po is bago po tayo mag-examination list, sa question bank po muna tayo. Ang bago kayo, need nyo po muna mag-upload ng question dito sa question bank bago kayo maka-create ng exam. So, sa question bank po tayo. At po select po tayo ng course ng gusto nyo mag-add na question. Then, mag-add po tayo ng topic po kung about doon sa mga question na i-add po natin. Then, select po natin yung course. So, ito po. Sample natin, ASM1. Then, topic. Topic 1. Then, insert new topic. So, makita natin na meron na tayo na add na isang topic, subject niya, at yung total item. So kung gusto nyo i-rename ito na topic, gusto nyo parang ibahin yung name niya, click nyo lang ito, then type nyo lang. Then tab lang. So automatic na po siya mag-update. So open po tayo para maka-add tayo ng question. So dito po ang sub-topic list. Dito tayo mag-add ng subtopic at yung type of question na i-upload po natin. So, dito po, sample po is mag-type tayo ng subtopic 001. Then, ang type of question po. Ang sa iLearn po is merong type 1 at type 2 lang po. Multiple choice identification. Add po tayo ng multiple choice. Then, add po tayo ng identification. So, ito na po, na-add na po natin. Makita nyo, wala pang question na laman. So, kung gusto nyo rin po i-rename ito, same lang po sa ginawa natin kanina, click lang po dito. Then, tab. Automatic na po siya mag-update. So, una po tayo sa multiple choice. Click po natin yung open. Then makita dito na po kayo mag-add ng question for multiple choice. Meron pong dalawang paraan para mag-upload ng question. Using CSV file or yung manual na dito talaga kayo mag-encode ng question po. So sample po natin, mag-try po natin. So paggamit po ng CSV, meron po tayong template na ginagamit. Tapos yung template, dito lang po, ma-download lang po sa iLearn. Dito po. Exam CSV template. Select lang po kayo kung anong type of question ang yung i-upload. Click po natin ito. Automatic na po mag-download. And type 2. Then open po natin. Ito siya, type 1. Ito po yung parang format pag kung magamit kayo ng CSV file. Nandito yung content na question, yung letter, answer letter. Kung maraming answer po, pwede rin ganyan lang. Tapos yung choices A, B, C, D, E. Maximum of 5 choices po. Then, save po natin. Then, try natin upload po yun. Dito po. Upload question using CSV file. Then, ito po. Type 1. Open. Upload. So, ito na po. Ito po yung itsura ng question list na galing sa CSV file.
So kung what if po, kung meron kayong changes sa question or sa choices or sa answer, i-click nyo lang po ito para directly sa kung anong edit nyo. Sample po ito. Yan. Tab lang po. Or mag-click kayo sa other part of the page. Automatic na po yan mag-update. So kung gusto nyo rin po na ito na question merong image, pwede rin po. Select po yung choose file. Select your image. Then open. Then insert image. So ito po, meron na po siyang image. So kung gusto nyo mag-manual po na mag-add ng question, pwede rin po dito. Sample lang po natin ha. Question 01. Tapos yung answer po. Pwede maximum, minimum of 2 choices and maximum of 5 choices po. So pwede dalawa lang at tatlo lang. Then insert new question. So makita natin na ada po. Ito na po siya. So yun lang po yung pag-add ng question gamit using CSV file and manual in multiple choice. Then subtopic list po tayo. Then sa identification na po tayo. Ay makita nyo rin po na meron na pong 6 na question dito sa subtopic 1 na subtopic. Then identification po. So same lang po ang process pag-upload ng question sa MCQ, multiple choice and identification. Open po tayo dito yung sa template na type 2, yung identification. Ito lang po yung tsura, same lang po sa multiple choice. So dito sa answer, kung marami po kayong answer, i-separate lang po by comma para ma-detect po ng iLearn po. Close po natin. Then select po rin choose file type 2 then upload. So ito na po yon. Yung galing sa CSV file. Same pa rin kung mag modify kayo ng question, parang ganun lang po. Tapos kung mag-image kayo, pwede rin. Tapos kung mag-manual kayo na input, pwede din. Tapos kung maraming answer, din insert new question. So makita nyo na ito na po yung gamit ang manual. So yun lang po yung sa question bank. So kung paano mag-add ng question. Tapos kung pwede nyo, pwede na i-delete. Or kung gusto nyo i-delete yung image, pwede din. So balik po tayo sa subtopic list. Makita natin na meron na po yung 6 na question sa subtopic 2. So automatic po siya mag-update ito kung meron kayong i-add na question or tanggalin na question. Then balik po tayo sa subtopic, sa topic list. Makita nyo rin na na-update po yung total item to 12 based on the dalawang subtopic na under this topic po. So yun lang po yung sa question bank. After po tayo maggawa ng question dito,
Balik po tayo sa home para mag-exam na po. Mag-create na po tayo ng exam. So, dito sa examination list, open po natin. Then, anong course po kayo mag-add ng exam? So, dito na kayo mag-create ng exam po. Ano po yung subject, yung type of exam, school year, semester, term, at yung date, time, start, time, end. Then, ang ito po yung, pag naset nyo po ito, pwede nyo po makita lang po ng, ma-access lang po ng student yung exam nyo once na-activate sa giset nyo po na time start and time end. Insert nyo exam. Then ito na po. Makita nyo yung subject, yung total items. Wala pa po tayong question na add. Date, time, yung type at yung status nya inactive pa. So, open po natin. So, dito na po kayo mag-manipulate po ng exam niyo po. So, dito sa unang list, yung subtopic list, dito natin i-add yung mga question na i-add po natin kanina. Click po lang po natin yung select subtopic from the question bank. Then, open nyo po yung topic na gusto nyo ma-add yung subtopic niya. So, ito po, mayroon tayong dalawang subtopic. Insert lang po natin. After po natin insert, balik po tayo. So, ito na po yun. Mapapansin nyo rin po na yung total item na adjust to 12 based on this dalawang subtopic. Kung gusto nyo i-view yung question dito, open nyo lang po ito. Then makita nyo to na kung mag-modify kayo ng question dito, ma-reflect na rin to sa question bank. Pero kung mag-delete po kayo ng image or question, hindi po siya mag-reflect sa question bank. So, same lang po ito ng question bank po. Balik po tayo. Then po, same po dito po sa identification. Same lang po. Then go back. So kung gusto niyo tingnan yung question in the student view, click niyo lang po ito. Show examination question in student view. So ito po yung tsura ng exam pag sa student na po. Dito yung time, yung mga question. Tapos nakapansin niyo po na naka randomize yung question at yung choices po. Try po natin refresh, reload ulit. So, close po natin ito. So, after po natin mag-add ng question, mag-add na po tayo ng student dito. So, yung dito po, yung kung mag-add tayo ng whole section, or whole mag-add kayo ng section based sa section list nyo po. Or dito yung mag-add po kayo ng group based po sa group list, group na ginawa nyo kanina sa group list. So, balik po tayo sa section. Click po natin ito. So, ang i-add po natin is yung 22nd C. Kung gusto nyo pa i-add yung whole section, click nyo lang po itong insert. Pero kung meron po kayong specific student under this section na sila lang po yung maka-exam, click nyo po yung open, then insert nyo po sila. Insert po natin. So, balik po tayo sa exam after po natin ma-insert sila. So makita nyo po na meron na pong section list at ilang student. So kung mag-add po tayo ng student based sa group list, click po lang po natin.
Then, insert po. So, makita nyo po na ito yung student under the group 1. So, meron na po tayong section. Tapos kung meron pong ibang instructor na mag-contribute, mag-add ng question dito sa exam or para mag-monitor, mag-proctor rin po sa exam, pwede din po. Click po natin yung contributor from the instructor list. Then insert po natin yung mga instructor na mag-contribute or mag-monitor sa exam. Click lang po natin ito, insert. Then go back to examination. Tapos dito na po sila. Kung gusto niyo na parang mag-monitor lang po sila, automatic ng default po is yes, so hindi po sila maka-add ng question. Pero kung gusto niyo po, kung mag-add po sila ng question, i-set niyo lang po ito as no. So kung gusto niyo tanggalin, pwede rin po. So ito na po yung exam. Kung meron pa yung changes dito, dito po sa settings, kung show score is after na exam, kung gusto niyo pakita yung score ng student, i-click niyo lang po itong yes or no. Or yung gusto niyo pakita yung remark po is yung pass ba siya or failed after the exam, pwede niyo ipakita rin. Then kung meron pa kayong gusto i-update sa exam before siya mag-start, pwede rin po. Then update lang. So kung ready na po kayo sa exam nyo, pwede natin i-activate. So i-try po natin na activate po. So meron siyang notification na hindi siya pwede ma-start once yung start time is parang dumaan na po. So kasi yung requirement, okay, yung naka-set natin na start time is 2:50 at yung oras po is 2:51, so need po natin i-adjust yung time. So adjust po natin 2:53. Modify, then update na po. Then activate. Once po ma-activate, hindi na po maka-add ng question or maka-add ng student at contributor. Hindi na rin makatanggal or maka-delete po. Click natin yung confirm. Yan na po, activated na po yung exam. So ngayon po, mag-login po tayo as student. Log out ko lang po yung muna, login po ako as student. So ito na po yung sa student. Pakita natin na kung mag-exam, merong notification na meron siyang exam na available na available. So click po natin yung link. Then ito po. So ito na po yung sa student. Dito siya mag-answer ng exam. Try po natin.
Then dito rin po. So kung sample po is yung mag-submit ang student tapos wala pa siyang, hindi niya na-answer ang lahat. Pag itry niya po, merong mag-pop up na hindi po. Na meron siyang na-miss na question. Then kung try po natin, itry lang po natin na paabutin po yung time para makita niyo po na mag-auto-submit po yung exam pag time na po, pag boost na yung time niya. Yan po. Meron na po naka-notification na time na po. So, yun na po yung... So, kanina po, pinakita natin yung giset natin yung short score to yes and your remark. So, ito po yung score niya, nakita niya. So, balik po tayo sa students. Lagi na si instructor. Then, open natin yung examination list. Then, yung exam. Open, naka-active na po siya. At yung total items niya. So, once po matapos na po yung oras, need po natin na stop yung exam manually kasi para yung mga student po na hindi naka-attend ng exam, mamark po siya as absent. So, stop po natin. So, na-stop na po. Kung gusto niyo po tingnan yung mga result po ng student, click niyo lang po yung anong section siya, then open. So, ito na po yung result. Under 22nd A. Name ng student, yung status niya, yung score niya, transmitted score, remark, at yung gusto niyo makita yung answer ng student, pwede din po. Click po natin yung view answer. Then ito na po yung mga answer ng student. Makita rin po kung anong oras siya nagsimula at natapos. At yung mga answer niya, kung tama ba o mali. Pues makita rin po natin kung gano'n katagal niya natapos yung exam. Then makita rin po natin kung under this section, kung ilan yung nakapasa, bagsak, at yung absent. So, balik po tayo dito. Tapos kung sample po, meron kayong mga question na gusto nyo yung i-update yung answer kasi parang mali yung nalagay nyo na answer key, pwede ganun po. Sample po natin sa multiple choice. Open po natin. So kung sample po ito, balik ko muna. So, tingnan po natin yung result niya. So, ito yung pag-base po sa number 2 na question po, mali po yung answer niya. So, kung i-update po natin yung answer dito sa number 2, lagyan natin ng C. Update answer po. Automatic na po yan. Mag-require, mag-i-correct yung mga answer ng student at then i-recalculate yung mga score niya. Balik po tayo sa examination detail. So nakita nyo po na change yung score to 3. Then i-view po natin yung answer. Na-correct na po yung answer niya. So, sa identification naman po, add po tayo ng ibang answer.
Ito rin po. Then, balik po tayo para tignan natin yung adjust pa yun. So, na-adjust na po. Naging 5 na po yung score niya. Tama na po yung answer niya. So, ito po yung red means bagsak po siya at yung absent yung maroon. Tapos kung gusto niyo mag-generate ng analytics for this examination, pwede din po. Click po natin yung generate analytics. Then, tapos na po. Then, click po natin ito. Ang view analytics. Makita nyo po yung anong question na yung maraming nakatama at maraming nakamali at maraming hindi naka-answer. Sort nyo lang para makita nyo. So makita rin po kung sino, ilan ang present at yung absent. Summarize na po ito sa lahat ng section na under this exam. Then go back po tayo. So, yun lang po yung sa examination list. So, yun lang po yung parang features niya sa kanyan. So, balik po tayo sa home. Ang next po is shared examination, pero ang shared examination is same lang po sa examination list. Para lang po, parang same lang po sila ng display. Parang dito kung viewing lang po talaga. So dito po wala po tayong sample pa na exam. So same lang po sila sa examination list. So balik po tayo sa home. Then sa lecture file na po tayo. So dito po kayo mag-upload ng mga lecture nyo para ipa-display sa student. Click po natin yung lecture file. Then, anong course po yung mag-upload kayo ng lecture. Then, dito po, mag-add kayo ng subject na uploadan po nyo ng lecture po. ASM1. Then, makita nyo po na wala pang lecture. Ito na subject. So, view lecture po tayo. So, dito po, mag-select po kayo ng anong type of lecture yung i-upload niyo po. Recorded lecture videos, external link, or PowerPoint converted to PDF. Click po natin yung recorded lecture videos. So dito kayo mag-upload ng lecture videos. Ito po yung mga format na acceptable for iLearn po. Tapos sa sample po tayo mag-upload ng lecture po. Dito po sa add new lecture file, choose file, then select the video, open, then upload new lecture file. Then upload na po. So ito na po yun. Ito na po yung lecture na in-upload nyo po. Wala pa po tayong na-add na student dito sa lecture para maka-view nito. Makita rin kung kailan nyo in-upload dito na lecture at yung size ng lecture. Click po natin yung open. So kung gusto nyo i-review ng lecture, pwede rin po. Tapos kung gusto niyo mag-add na po ng student para makakita ng ito na lecture, pwede din. Either from section list or yung pang group list. Click po tayo sa section list. Insert po natin itong same pa rin sa example. Kung gusto niyo whole section na makita, pwede din insert. Pero kung specific student, open niyo lang po.
Wait lang po. So ito po. Select button ng student. After po natin ma-select. So dito po. Makita nyo na meron na pong student under the section. Kung gusto nyo ipa-display na po yung lecture sa kanila, ito na section. Click nyo lang po ito. Display na po sa kanila yan. Pero pag hindi nyo pa-display, click nyo lang po ito. Then open po natin. Makita nyo yung student list. Tapos hindi pa naka-display sa kanila. So, balik po tayo. So, kung gusto nyo yung group po, yung student list based sa group, click nyo lang po ito. Then insert. So, ngayon po, meron na pong ito po. Display po natin or hindi pa. So, yun lang po yung sa recorded lecture video po. Then, sa balik po tayo sa lecture summary. So, sa link na po tayo. Ang link po is based lang po kung anong gusto nyong link na parang i-share po sa student. Like Google Drive documents, parang ganun po. So, open po natin. So, add po tayo ng description po ng link. Then, yung URL niya. Then, insert new lecture link. So, ito na po. Then, open po. Same run po sa recorded lecture videos. Kung gusto niyo i-open yung link, click niyo lang po ito. So, add po tayo ng student list. So, i-add po natin lahat ng section po. Lahat ng student. So, na-add na po. So, balik po tayo. Makita natin na meron na pong student entry section po. So, display lang po or not display. Balik tayo sa lecture file. Makita nyo na meron na pong 126 student under this lecture file. So, lecture summary po tayo. So, dito na po tayo sa PowerPoint converted to PDF. Ito po yung parang PowerPoint na gisave as lang po as PDF. Kasi kung PowerPoint lang po yung ibigay sa student, baka po ma-modify ng student yung laman ng PowerPoint po. So, click po natin. Then, dito rin po, same lang po. Lecture file, then PDF, then upload. Then, makita, same lang po sa recorded lecture videos. Open po natin. Dito yung preview ng lecture file po. Add po tayo ng section. Then, balik po tayo sa lecture detail. Add po tayo ng group. Then, go back po. So, dito lang po. Kung i-display po natin o hindi na. Automatic na po yan. Makita ng student 1 the display na po. So, balik tayo sa lecture file. Na-adjust na rin. Meron na po yung total student po dito. Then, lecture summary. So, makita natin na meron na pong isang lecture sa recorded lecture videos, link, at PowerPoint converted to PDF.
So, balik po tayo sa subject list. Then, makita nyo po na ito na subject, meron na pong tatlong lecture na na-upload. So yun lang po yung sa lecture file. Mag-upload lang po ng lecture dito at yung para ipa-display sa student. So balik po tayo sa home. So ang next po is yung virtual microscopy. Yung sa virtual microscopy, based lang po yung sa parang sa mga faculty kung ipa-display nila sa student po. Check po kung meron mga sample dito na sa medicine lang po. Tapos subject. So ito po yung mga slide na available po, pero ang makakakita na po nito is yung mga assigned instructor at yung student lang po. So balik po tayo sa home. So dito na po sa assessment record. Dito po yun ina-upload yung mga term grade, semester grade at course grade ng student, para makita rin po ng student at yung at ng instructor po. Pero ang mag-upload po nito is yung assigned secretary for that section po. Tapos mag-base lang po yung makita natin na section dito sa gi-add nyo po na section list, sa section list. So open po natin. Open natin yung medicine. 22nd A, meron ng upload na record. So makita nyo, meron ng upload na record sa semester. Try po natin open. So ito po yung mga subject na na-upload na po ng semester record. School year 2020-2021 first semester. So kung i-open po natin yung record, makita natin yung mga record ng student for this semester po. So balik po tayo. So tatlong record lang po pwede makakita dito, yung term record at yung semester record at course record po. So same dito, wala pa po. So yun lang po yung sa assessment record. Viewing lang po talaga tayo. Ang mag-manipulate niya po, ang mag upload na po is yung assigned secretary po. So balik po tayo sa home. Tapos kung meron po kayong gustong hanapin na student po, dito lang po sa search student, then add lang yung name niya. Maglabas na po yung parang kalapit na name sa gitype niyo po. For whole student list po, kahit anong course pa niya po. So balik po tayo sa home. So kung gusto niyo po i-update yung contact number niyo po or yung password niyo, click niyo na po itong name niyo, profile. Type niyo po itong contact number na bago niyo po. O kung gusto niyo i-upload yung mag-update na password po, type niyo po yung old password niyo then new password. Then update na po. So balik po tayo sa, makita nyo rin po yung mga course na na-assign dito sa account na to. So balik po tayo sa home. So yun na po yung sa parang mga features ng iLearn sa ngayon po. So yun na po yung mga features niya. Pero so kung meron pa pong update, kita lang po yan dito pag mag-login ng instructor.